Ngayon po mga ka-business, ginawa natin itong vlog na ito para ipaliwanag lang tungkol doon sa mga tanong ng ating ilang mga ka-business na bakit daw si Pungang pinabahayan eh siya ay wala naman daw pamilya, samantalang yung ibang mga kagwang ay pamilyado pero hindi na pabahayan. Ganito po kasi yung mga ka-business. Si Piyabong kasi, kaya natin inuna kasi homeless nga po siya eh. Ayaw niya nga po tumira dito eh. Alam naman natin na talagang yun ang gustong-gusto niya doon sa lugar na yon. Doon nagsimula yung ating plano na siya ay bilhan na lang ng lupa roon, ng lote, para mapagtayuan ng giging bahay po niya. Ngayon, ang tanong, paano naman yung ibang mga kagwang? Kailan mo sila pababahayan? Ito ang tanong, sino ang gusto roon? Maliban kay Bay, saka ko na lang kakausapin si Bay. Sino sa inyo ang gusto doon sa lugar ni Kuya Bong na mabilhan din ng lote at mapatayuan ng bahay? Sino? Tapatan tayo ha, taas ang kamay. Nag-usap po kami mag-asawa, napag-usapan namin ni Kuya Business, paano kung i-grant na natin yung kanyang wish na magkaroon ng bakyan? Para si Bong naman, kung ano yung wish niya, matupad na. Kasi ibang mga kagwang po ay natupad na yung wish. Ngayon, at the same time, yung lupa na yun, pwede pong tayuan ng bahay. Kaya po tatayuan natin siya ng bahay na rin na doon. Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Reaction video ulit tayo guys. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang ilang komento ng mga viewers ni Ka-Business na tila nga daw may favoritism na nangyayari sa mga kagwang. Tila nga daw paborito ni Ka-Business itong si Kuya Bong, kasi bakit daw si Kuya Bong ang pinabahayan samantalang wala pa naman daw asawa si Kuya Bong? Bakit daw hindi sila Bay papaya at Intoy ang unahing pabahayan? Dahil sa isyo na ito ay minabuti ni Ka-Business na sagutin sa vlog ang mga ganitong komento. At narito ang pahayag ni Ka-Business. So yung isipin na mayroong favoritism, wala pong ganun, wala pong favoritism sa mga kagwang pagkayan. Kinakailangan disiplinahin kahit sino dyan, didisiplinahin natin. Kinakailangan asikasuhin kaagad. Batay sa pangangailangan at saka sa sitwasyon, action na natin kaagad. Kahit sa mga anak ko, wala akong favoritism. Totoo po yan. Tandaan nyo po yan. Pagka kinakailangan ng disiplina, disiplina at timano yan. Walang favoritism. Ayaw ko na meron akong favoritism. No? Lagi ko sinasabi sa kanilang pantay-pantay lang. Malinaw naman ang naging pahayag ni Ka-Business guys. Walang nangyayaring favoritism sa mga kagwang. Dahil lahat naman ng hiling o pangarap ng kagwang ay tinupad ni Ka-Business. At ang lupa't bahay na may babuyan na ipagkakaloob nila kay Kuya Bong ay bahagi lang ng pagtupad nila sa pangarap ni Kuya Bong. Dahil kung matatandaan natin sa mga naging wish ng mga kagwang ay yung kay Kuya Bong na lang ang hindi pa natutupad. At ngayon nga ito tinupad ni Ka-Business, kaya wag na nating bigyan pa ito ng issue. At sa kaharap-harapan namang tinanong ni Ka-Business ang ibang mga kagwang kung may gusto rin ba sa kanilang tumira doon sa lugar na pagtatayuan ng bahay ni Kuya Bong, pero kahit si Kuya Damo na mismong taga doon sa lugar na yun ay ayaw niya at kontento na muna siya sa inuupahan niyang bahay na sagot din ni Ka-Business ang upa nito.
Kontento muna siya doon dahil ang gusto niya ay yung sama-sama silang lahat sa lupang pangarap ng ka-business team, isang lupang pwede nilang gawing isang compound na lahat halos silang mga kagwang ay magkakapit bahay doon puwera kay Kuya Bong na mas gusto nga doon sa lugar na kung saan siya lumaki. At ayon naman kay ka-business ang plano sa lupang pangarap ay sisikapin niyang matupad balang araw. Dahil pamilya na ang turing ni ka-business sa kanyang mga kagwang kaya kasama ang mga ito sa mga plano at pangarap niya. At sa isyu ng favoritism ay mismong ang mga kagwang na rin ang nagkumpirma na walang ganoong nangyayari sa loob ng ka-business team. Lahat sila ay nakakatanggap ng tamang pagtrato at kalinga ni ka-business depende sa kung ano ang kailangan nila. Tulad nga ni Kuya Damo nung may problema siya kay Lola Susana, hindi siya pinabayaan ni ka-business. Ganun din si Kuya Buknoy, at nitong ang nakaraan ay si Bay Papaya naman. Maging ang pang-upa nga sa bahay nila Bay at Intoy ay sagot ni ka-business at may pabigas pa sila monthly. Kaya kahit ako wala akong nakikitang may nangyayaring favoritism dito, ang tingin ko dito ay medyo nagiging mapagmatsyag lang ang ibang viewers. Ang masama nga lang hindi na sila nagsusuri ng maigi bago magbigay ng kanilang komento. Dahil kung solid ka-business ka at pinapanood mo ang bawat upload ni ka-business, makikita mo doon kung paano tinupad ni ka-business isa-isa ang mga naging hiling ng bawat isang kagwang, at lahat ng pagtupad sa mga wish ng mga kagwang ay updated sa vlog ni ka-business, kung ano yung hiniling nila ay yun ang tinupad ni ka-business. Kung hindi mo alam yan, malamang hindi ka solid dahil hindi ka nanonood, malamang basher ka lang talaga. At sa mata ng mga basher, kahit maganda na ang ginagawa mo ay masama ka pa rin para sa kanila. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Suyo po kami ni Mrs. Ka-Business na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Ka-Business Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga ka-business naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Ka-Business Family. Ka-Business Family po, please subscribe po. Salamat po.